الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, siguro ito na yung oras para pag-usapan natin ang Zakatul Fitr. Kasi ang Zakatul Fitr, magiging obligado siya sa Yomul Eid. Ibig sabihin, bago natin isala yung Eid sa gabi niya, ay obligado na nailabas ang zakah ng Zakatul Fitr. At sinabi ng mga ulama natin, pwede nating ilabas ito o mubah, pwede jaiz na dalawang araw o isang araw bago yung Salatul Eid. Kasi ang wisdom, kagaya ng binanggit ni Ibn Abbas, kanyang sinabi na inobliga sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Zakatul Fitr. Bakit? Tuhratan lis-sa'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Ito ang sinabi ni Ibn Abbas na inobliga na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Zakatul Fitr para panglinis sa taong nag-aayuno, ha, kapag mayroon siyang mga ginawa na gawaing masama na nakabawas sa kanyang reward ng kanyang pag-aayuno o mga nasabi na mga bastos o mga masamang sinasabi, ito yung Zakatul Fitr, alilinisin niya yung taong nag-aayuno dun, ha, panglinis sa kanyang pag-aayuno para makumpleto yung reward ng kanyang pag-aayuno. At tu'matan lil masakin, ibig sabihin pagkain para sa mga mahihirap. Kasi sa araw na ito, kailangan magsaya lahat ng mga kamusliman. Kaya binibigay ito sa mga mahihirap para makasali sila sa celebration ng mga kamusliman. Hindi na sila hihingi dahil doon ibibigay ang Zakatul Fitr sa mga kamusliman na mga mahihirap. Ang pinakamainam na oras na pagbibigay nito, yung bago tayo magsala. Kaya nga sinabi ni Ibn Abbas, sino man ang magbigay nito before ang Salatul Eid, ito yung zakah na makbula. Ibig sabihin, valid na zakah yun, tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang zakah. At sino man ang magbigay after na ng sala, ito ay sadaka na lamang, ang kanyang reward mula sa mga sadakat. Kaya sino ba ang naobliga na magbigay ng zaka? Ang naobliga magbigay ng zaka, lahat ng kamusliman, no? Lahat ng may buhay na Muslim, kahit na hindi pa umabot sa wastong gulang, mga sanggol, na kung ikaw yung tatay, magbibigay ka ng zaka para sa iyong asawa at iyong mga anak. Halimbawa, lima kayo, so limang Zakatul Fitr yung ilalabas mo para sa iyong pamilya. At ano naman ang Zakatul Fitr? Ano yung binibigay natin na Zakatul Fitr? Isang hadith mula kay Sa'id al-Khudri radiyallahu an, kanyang sinabi, "Kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alayhi wasallam sa'an min ta'amin." Ito ay riwaya ni Imam Bukhari. Ibig sabihin, binibigay namin ang Zakatul Fitr sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na isang gantang na pagkain. So, kung ano yung pagkain na karaniwang kinakain sa isang lugar, limbawa sa Pilipinas, sa atin dito, bigas, isang gantang, which is 2.5 kilos, no? O hanggang sa 3 kilo para masigurado. So, kung mayroon kayong limang pamilya, ang ibibigay nyo ay 15 kilos dun sa isang miskin o mahirap na Muslim. So, bibigay mo yung 15 kilos dun. Kung meron ka namang sobrang pera, ay pwede kang magsadaka sa kanya, magbigay ka ng pera para pambili niya ng ulam. Siguruduhin mo muna na maibigay mo yung zakah na 15 kilos na bigas. Kung meron kang sobra, kung wala naman, ay sapat na yung bilang Zakatul Fitr ang iyong binigay na 15 kilos na bigas. So, ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung meron pa kayong karagdagang tanong, mag-comment lang kayo sa ating recording at inshallah ay sasagutin natin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.